Hello po sa inyo, Makajansky. Kumusta po kayo? So, yung araw na ito ay meron naman po tayong bagong ipapahagi sa inyo na kung saan ito po ay mga simpleng paraan upang masalo pong makatulong sa inyo para masalo pang makaakit ng mga good luck na yan o swerte sa usaping yaman man o pananalapi. So, gamit lamang po ang taho ng laurel. Alam naman po natin na ang taho ng laurel ay isa sa pinakamapisa. Ito po ay isang magical herb na kung saan kung gusto po nating maka-attract ng mga swerte na yan, kung kayo po ay minamalas sa inyong buhay o tila kailap ng swerte, ay gamitin lamang natin ang taho ng laurel na ito. So ang gagawin lamang po natin, mga Kajansky, ay mag-drawing lamang po tayo ng hugis bilog o circle dito sa gitna ng ating taho ng laurel. Dahil alam naman po natin na ang hugis bilog na yan ay sumisimbolo ng eternity o walang humpay na swerte ang mapapasayo. So sa loob nito ay isulat po natin ang numero 8, ang ating lucky number na number 8. Dahil alam po natin na ang number 8 ay isang infinity number na kung saan ito po ay kung meron po tayong imamanifest, especially po sa usaping pang-pinansyal o pera, mga Kajansky, ito po ay napakaswerte rito dahil po ang number 8 dahil sa hugis simetriko nito na dalawang bilog po na magkakadikit-dikit dahil po bilog, it has no beginning and no end. So kapag lalapit or didikit po sa inyo ang swerte ay hindi na po ito makakalapas. Tiyak uulanin ka talaga ng swerte na yan. So pagkatapos natin isulat ang number 8 sa gitna o sa loob po ng ating bilog, ay kung kayo po ay mahilig tumaya sa loto. So sa gilid dito ay isulat lamang po natin yung mga numero ng ating mga tinatayaang loto. Ito po ay mainam. Okay, kung tayo po ay magmamanifest na may hits po natin yung jackpot na yan. So isulat nyo lamang po yung numero na yan sa gilid. Kaya depende na po sa inyo ng gaya po na makikita nyo sa larawan. So kung meron po kayong mga inaalaga ang mga numero na wini-wish nyo po na ito po ang lalabas o ma-hits nyo po ang jackpot, talaga namang napakaswerte mo kung ikaw po ang magiging ay mananalo rito dahil ikaw po ay magiging instant millionaire nga naman dahil napakalaking halaga ang mapapanalunan mo dito. So ang gagawin mo lamang ng gaya na makikita nyo sa larawan ay isulat ang numero na yan sa gilid ng inyong mga sinulatang number 8, okay, ng bilog. Then kung hindi naman po kayo tataya ng loto, so kung gusto nyo po sa ibang paraan, dahil iba po ang inyong intensyon, kung ang inyong intensyon po ay gusto nyo po maging matagumpay, halimbawa na lamang po sa inyong mga negosyo. So pwede nyo pong isulat sa labas po niyan na kung hindi po numero ng inyong tatayaan ng loto ay pwede po natin isulat yung mga success, okay? Gusto nyo pong maging success, so pwede nyo pong isulat dyan. Kung gusto nyo naman po sa ibang paraan na meron po kayong pagbabayaran ng malaking halaga ng inyong mga utang, di ba? Or meron kayong malaking halagang pera na kakailanganin dahil ito po ay paggagamitan nyo sa pagtatayo nyo ng negosyo na sa tingin nyo ito po ang magdadala sa inyo ng malaking swerte, so pwede nyo pong isulat yung money na yan, okay? Money. Or kung hindi naman po yung halaga ng pera na gusto nyo pong magkaroon kayo. Tapos natin isulat ay ilagay lamang po natin ito sa gitna ng ating mga palad, okay? So yung ating dalawang palad ng ating mga kamay ay ipagitnaan po natin dito yung ating dahon ng laurel at irarab po natin itong mga Kajansky na habang tayo po ay nakapikit, tayo po ay mag-visualize. So gawin po natin ito sa parte po ng bahagi ng ating pamamahay na kung saan tayo po ay komportable na pwede po tayong magnilay-nilay, wala po mga distraction, na kung pwede po i-off po natin yung ating mga television, yung ating mga radyo. So dapat tayo ay mag-concentrate, tayo po ay mag-focus. So tayo po ay mag-visualize and then irarab po natin yan, okay? Para yung init, yung energy or yung ating vibration na sa ating katawan ay malipat po sa dahon ng laurel na yan. So una po ay tayo po ay magdasal para po masalo po ma-activate yung energy nito. So pwede nyo po itong gawin kahit po bago po tayo matulog or early in the morning. So wala pong problema yan. So tayo po ay magdasal. So kung kayo po ay Katoliko, isang ama namin at isang sumasampalataya ako. Pero kung hindi naman po o iba ang inyong relihiyon ay wala pong problema, pwede nyo pong sambitin yung inyong sariling dasal kahit ano pong lingwahe. Basta ang importante naman po dito ay tayo po ay sincere. Then pagkatapos ay sambitin na po natin yung ating mga intention, okay?
kung ano po yung inyong maitensyon, kung ano po ang isinulat nyo doon sa dahon ng laurel, ay doon yun po ang inyong sambitin. So, lahat na po, kung kayo po ay makahilingan, lubos-lubosin na po natin. And then, pagkatapos ay i-claim, i-affirm na po natin sa ating mga sarili ang mga swerteng darating sa atin, yung mga windfall na yan, mga swerteng hindi natin inaasahan. So, banggitin po natin ang katagang, thank you universe, now I'm ready to receive the blessings. Then kung bago po natin ito matulog gagawin, so ilagay lamang po natin ito sa ating mga unan or sa loob ng ating mga punda. And kinabukasan po kapag tayo po ay aalis, okay? So para mas lalo po ma-activate ang energy, so pwede po muna natin itong pasikatan sa sikit ng araw kahit ilang minuto lamang po, okay? Tayo po ay humarap sa silangan at tayo po ay pumikit ulit at tayo po ay magmamanifest na ikaw po ay gabayan na sa pag, halimbawa, tataya kayo ng loto na itong numerong isinulat nyo sa dahon ng laurel ay ito po ay magdadala sa inyo ng malaking swerte para po ikaw ay ito yung magiging daan para matulungan nyo ang inyong mga mahal sa buhay, so mga taong nangangailangan. So kahit ano po ay pwede po natin i-manifest or i-healing. And then ilagay po natin ito sa ating mga pitaka. Bitbitin lamang po natin ito kahit saan man tayo magpunta. Kung kayo po ay tataya ng loto or pwede din po ito na maglalaro kayo ng sugal or kung kayo po ay merong kadeal or mga katransaksyon, okay? Or pwede din kung kayo ay mag-a-apply ng trabaho abroad or sa mga trabahong inyong napupusuan. So ito yung magsisilbing good luck, lucky charm ninyo mga ka-Jansky. So gawin nyo lamang ito, pwede nyo itong gawin kahit anong araw. So pwede nyo simulan bukas sa araw ng Lunes mga ka-Jansky, August 29. So dapat po tayo po ay maging panatag lamang, huwag po tayong maging desperado, huwag po tayong maging atat. Kung alam niyo po sa sarili niyo na deserve niyo ang bagay na inyong hiniling, na kayo po ay hindi tamad, kayo po ay nagsusumikap sa buhay, wala po kayong inaagrabyadong tao, hindi po kayong masama, so kayo po ay matulungin sa kapwa. So kung alam niyo po na deserve niyo yan, yung mga swerte lamang ay meron po ay nakahang or meron po mga delays, so iparating lamang po natin kay universe sa pamamagitan po ng ritual na ito na tayo po ay ready nang makareceive ng blessings na yan. So dapat po tayo ay maging positibo mga ka-Jansky, bawal po dito ang nega, huwag po dapat tayo mag-alinlangan dahil hindi po ito bibisa sa inyo at masasayang lamang po ang inyong mga oras. Okay, dapat meron po tayong 100% pagtitiwala. So yan lamang po anong mga ka-Jansky, at kung meron po akong nakalimutan or hindi man masyadong klaro sa inyo ay paki-comment na lamang po down below. So maraming salamat sa inyo mga ka-Jansky. Keep safe everyone. So I need to say bye now. See you again on our next one. Bye!